pinuri, pinag-uusapan. My Husband's Lover, a phenomenal love story. Last Saturday, June 29, ginawaran ng pagkilala ang hit GMA Primetime Series na My Husband's Lover ng mga grupo ng lesbians, gays, bisexuals and transgenders or LGBT sa ginanap na 12th White Party Manila na itinadaos taon-taon sa Malate, Manila. Dahil umano ito sa maingat na pagtatalakay ng palabas sa iba't ibang anyo ng pag-ibig sa malikhaing paraan. Naroroon upang tanggapin ang parangal ang program manager ng show na si Helen Rose Cese at ang lumikha ng konsepto ng programa na si Suzette Doctolero. I'm actually, we're really very thankful na sinusuporta ka nila yung show namin. And overall, feel sobrang overwhelming yung nakukuha namin na response from all the viewers. Lahat ng reviews maganda and we're really very happy sa support ang natatanggap namin. Hindi namin inisip na lilikha siya ng ganito kalakas na impact dahil in the past naman, may mga paisa-isang anthologies na naipoproduce na tumatalakay sa buhay ng bading o kaya ng lesbiana. After a long time, ngayon nga lang nagkaroon at serialize pa. So nagulat kami, overwhelming yung pagtanggap ng tao. Nagiging mas kapanapanabik ang bawat eksena ng My Husband's Lover. Pero ngayong hapon, lalo kayong maiintriga sa pagharap sa issue nina Eric, Vincent at Lali, ang mga pangunahing bituin ng My Husband's Lover na si Dennis Trillo, Tom Rodriguez at Carla Abellana. Live! Eto na po! Tumili naman tayo! Kasama ko ngayon ang pinag-uusapan na si Vincent at si Eric, Tom Dan, Dennis Trillo and Tom Rodriguez. Kamusta? Hello. Magandang hapon, Heart. At kamusta naman? Alam mo, feeling ko ako si Lali ngayon. Pero mamaya, makaka one-on-one din po natin ang interview ni, of course, with Tito Joey, ang original na si Lali, ni si Carla Abellana. But for now, ako po ang haharap sa kanilang dalawang mga papa dito. Kinikilig ba kayo? Kasi ako kinikilig. Okay. Tom Den, sobrang convincing. Grabe. Yung mga ibang hindi nakakapanood na yung teleseryo, inaabangan pa sa YouTube. Ginagawa lahat para makapanood. And sobrang convincing ng acting ninyo. You guys are straight, but ramdam naman ang pagmamahal. Paano niyo ginawa to? Paano ba? Nag-workshop kami bago mag-taping. Ano ginawa niyo sa workshop? Wala naman, kami tatlo ni Carla, tapos parang familiarity workshop lang. Ilang oras lang yun rin yung workshop. Familiarity. Paano? Pinatay yung ilaw, tapos nag-hug kayo, di ba gano'n? Meron kaming ginawa exercises na gano'n. Music. Saan na-feel mo? Wala naman, kasi sanay rin naman ako sa workshops nun. So, siyempre, nung umpisa, medyo nakakailang. Pero siyempre, kailangan dun pa lang sa workshop, bigay mo na. Kasi pag sa taping na. Mahirap na pag kinulang ka doon. So ibigay mo na, in short. Ikaw, Tom. Yung fear ko eh, na pag andun na kami, pag nasa set na, eh tsaka lang magkakailangan. Kasi sa pictorial namin noon, di ba yung mga holding hands, yung mga tikita ng kamay, parang... Medyo asiwa pa eh. Parang robot yung kamay mo. Kaya nakatulong talaga yung workshop na pagdating namin sa first day taping, mas... After that, they're comfortable na kayo sa isa't isa, wala na masyadong tension. Meron ba kayong... nararamdaman deep down inside your heart na something different for each other? Sa amin dalawa? Wala. Talaga? Acting lang talaga yun. Kaya nga nakakagulat eh. Kasi ibang klase yung reaksyon ng tao sa dalawang lalaking umarting sobra. Bading. Sobra. Pati yung girls. Ibang klase. Hindi lang lalaki, girls din. Kinikilig. Okay, so today, itetest natin kung wala ba talaga silang mali siya sa isa't isa. Gusto niyo ba yon? Kung tunay na lalaki ba talaga ang dalawang ito? Okay, you have to say this to each other. Pero ito muna. Then, Tom, magtinginan naman kayo, please. Magtinginan. Okay. Tinginan. Eye to eye. Oh, look at each other. And then, slowly but surely, sabihin mo kay Tom. Tom, huwag kang tatawa. Sabihin mo kay Tom, ang gwapo mo ngayon. Huwag ka
ang tatawa, Tom. Ay, naman ang eh. Tatawa? Seryoso to, seryoso to. Tom. Kuwapo mo ngayon, ha? Bruce ko naman din. Yung ano ibang attack. Yung diba? Parang ang tagal nyo nang hindi nakita. Tapos parang yung nag-grow yung isa. Parang life has brought you to different paths. Tapos nakita kayo. Tapos mahal nyo pa pala yung isa't isa. Okay, sige, yung gano'n. Sige. Tapos sinamo, kuwapo mo ngayon, ha? In character? Oh. Yeah, in character. Gano'n nga yung situation. Ah, in character. Vincent Eric. Sige, sige. Okay. Kuwapo mo ngayon, ha? Ay, yan. Okay na, okay na. Wait! Siyempre, ikaw din, Tom. Gawin mo. Dali, ikaw din. Asya rin. Okay. Yeah, it has to be. Siyempre, you have to compliment each other, di ba? Sabi ko ah. Masyado malapit. Na-stress ako. Masyado malapit. Yung tama lang. Okay, go. Dennis. Dennis ba? Eric. Eric. Be. Huwag masyadong malapit kasi sa camera yung angulo mo kang sobrang lapit. Okay. Kailangan ko i-justify. Kung saan po kami dito. Okay, now it's my turn. Nagsiselos na ako. Meron akong gaydar test. Okay? So then, na-chismis ko sa akin dati pero hindi talaga totoo yun, guys. Lilino ko. It's time. Ako naman yung lalapitan mo. Kailangan ba talaga to? Kahit anong gusto mong sabihin sa, i-compliment mo ko. Pero kailangan lumapit iti. Yung mga banda dito. Okay. Pwede. Sige, sige. Ayoko ng be. Gusto kong babe. Heart. Kahit pa bading ako, iibig talaga ako dahil sobrang ganda mo talaga. Okay, fine. Hindi ka nga talaga. Lalaki okay, siya. Yes. Tom, ikaw, come here. Dali. Alam mo, nung nagkasama pa lang tayo sa Temptation, nakita ko na napakabait mong tao na meron ka napakagandang puso. Kaya kahit isa akong bakla, eh may in love pa rin ako sa'yo. Okay, thank you. Ay nako, kaya pala gulong-gulo si Lali, no? Ang galing nila mga etos, you know? Mahal isa, mahal din nila ako. But anyway, nakalagay sa billboard ng My Husband's Lover na kailangan mo ipaglaban at isigaw kung ano isinisigaw. Ah, sorry, let me do that again. Kailangan mo ipaglaban ang isinisigaw ng iyong puso. Kailan ba talaga dapat pinaglalaban ang pagmamahal at kung anong sinisigaw ng iyong puso? Tanong ba ito po sa akin? Hindi. Kailan ba, Tom and Dan? Dan, kailan ba dapat pinaglalaban ang pagmamahal? Kailan nga ba? Kailan? Ako unang sasagot? Oo, ikaw. Sa tingin ko, tuwing magmamahal ka, kailangan paglaban mo yun, di ba? Hindi pwedeng mamili ka dun sa mga minahal mo kung sino lang yung paglalaban mo, kasi... So, walang masigit? Wala eh, kasi para sa akin, pag nagmahal ako, pantay-pantay lahat, di ba? Para sa akin, isa lang yung sabihin ng pagmamahal. So, walang difference? Faces lang difference? Wala. Okay, so, Tom, ikaw, kailan ba dapat ipaglaban ang pagmamahal? Oh, for me... Basta alam nyo naman sa sarili nyo, kayo ng mahal mo, na nasa tama kayo at wala kayong intentionally na sinasaktang mga tao. Alam mo na wala naman kayong inapakang iba tsaka nasa tama naman yung pagmamahal nyo. Paglaban mo. I agree. I very much agree. Heart, teka lang. Napansin namin kanina mo pa kami tinatanong. Yes, Dan. Parang lahat napapanahon din naman yung tanong sa'yo. Ikaw naman, tuwing kailan ba pinaglalaban? You know, Dan, I'm a co-host today. Ako ang may karapatan magtanong. Pero mamaya tatanong din ako. Sige na nga, tatanong ko. Kailan ba dapat you know and gawin mo na you cannot waste any more time? Diba? Kasi 28 na po ako. Kung i-waste ko pa yung time, baka mag-30 na ako, hindi pa ako mag-asawa. Wag na. So now's the time, okay? Alright. Ibabalik ko ulit. Okay, bilang straight kayo, at syempre, ginagawa niyo mga eksena, and then you get to... in-character niya yung si Vincent tsaka si Eric. Syempre habang niyo ginagawa to, nararamdaman niyo kung anong nararamdaman ng character. Ano ba ang natutunan niyo sa character niyo o sa pagiging isang gay? Ano yung mga lessons o yung mga understandings niyo? Siguro
more on understanding tsaka acceptance tsaka empathy. Kasi dati naman, siguro in my daily life, di ko naman naiisip po, tinatanong sarili ko, ano kaya pinagdadaanan nila? That is ngayon na nasilip ko na kahit papano kung ano yung pinagdadaanan ng isang third gender, eh mas masasabi ko na kasarian lang or yung preference lang nila sa partner yung iba eh. Yung pagmamahal na nararamdaman nila, ganun pa rin naman. Baka mas higit pa nga, di ba? How about you then? Ganun din yung natutunan ko. Dahil nakita ko yung kung paano magmahalan yung characters namin dito, naintindihan ko na yung nararamdaman na pagmamahal ng lalaki sa lalaking relasyon, ganun din yung nararamdaman ng lalaki sa babae. So, katulad ng pinapakita namin sa show, yung purest form ng love. So, mas naunawaan ko yung bagay na yun. That's very nice. So, madayan pa ba kayong sacrifice para sa pagmamahalan nyo? Ano pa ba dapat abangan nating lahat sa My Husband's Lover? Ako, dami. Sobrang dami dahil halos kakaumpisa pa lang namin, pang ilang linggo pa lang namin to. Napakaraming pang mangyayari sa mga characters, yung mga conflict ng isa't isa. Tsaka ano pa? Dami guys. Kaya yun nga eh, kahit napaka-fast-paced ng show, eh kami mismo nagugulat pag nakukuha na namin yung mga weekly scripts na grabe ang titindi nila mag-isip. Ganda, kahit kami nagugulat, na sorpresa. Yes. Congratulations, Direk Dom, Miss Helen, congratulations. Thank you so much, Tom, Dan. Meron kaming request. Batiin nyo yung mga fans nyo, please. Magpasalamat naman kayo one last time. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng My Husband's Lover. Kundi dahil sa inyo, hindi ganito ka-successful yung programa namin. Tsaka sa lahat po ng mga nagtutweet para mag-trend kami gabi-gabi. Grabe. Bilib na bilib kami sa inyo. Di namin alam kung paano nyo po nagagawa yon. Pero we are so thankful. Tsaka sa lahat ng social media po, sa Facebook namin, Instagram, lahat. Maraming salamat po sa mga sumusuporta doon. So again, Tom, Dan, maraming salamat. Ngayon naman po, pagkatapos ko makausap ang tambalang Tom, Dan, narito naman po ang babaeng walang kamalayan ng asawa niya pala ay in love na po sa iba na lalaki, Miss Carla Villana, a.k.a. Lali, with Tito Joey. Thank you, Heart. Congratulations sa inyo, Carla. Alam nyo, may nag-intriga sa kabilang istasyon. Bakit naunahan kayo ng 7 sa ganyan? Ang sinagot nila, eh, matagal na kaming may ganyan. Kaya lang, hindi nila nagawang teleserye. Ginawa na lang ni ring reality. Reality, okay. Joke lang yun, friends. Hello. Sigurado ako, pati yung mga ganun doon, nanonood din dito. Okay. Oy, Carla, huwag kang tatawa-tawa dyan. Ayoko na lang po mag-salita. Hindi. Ito, total, binanggit ni ano. Ikaw rin nagsabi, nung pinasa ni Heart dito. Sabi mo, oo, ang asawang tatanga-tanga. Si Lali. Okay. Hindi, ibig ko sabihin si Lali. Oo nga, si Lali. Walang okay. Kamalay-malay. Ito ngayon, dali natin doon ang tanong. Sa panahon ngayon, hindi mo masabi talaga eh. Alam nyo, sa isang pag-aaral, lahat tayo, may tinge na tinatawag sa katawan. Lalaki, kami mga lalaki, nakaka-crusting kami at nakakagusto sa pogi eh. Totoo yan eh. Iba-iba lang ang degree. So, ang babae, di, totoo yan. Lalo sa Europa. Europa, 8 out of 10 may sablay. Hindi naman sablay yun, pero pwede. May posibilidad, okay. Sa panahon ngayon na lahat pwedeng mangyari yan, hindi ka ba natatakot na mangyari at hindi ba naisip na yung nangyayari kay Lali ay mangyari sa tunay na buhay mo? Gosh, natatakot po dahil ayokong masaktan ng ganun. Ayokong pagdaanan ko po yung pinagdadaanan ni Lali dahil napakahirap talaga. Ang daming questions at napakasakit sa puso. So, syempre, natatakot. Ano ka doon? Yes. May ilang ka? Okay. Matagal lang tinatanong to eh. Ano ba mas gusto mo mahuli sa boy o sa babae ang asawa mo? Sa babae, kasi mas matatanggap ko yun. Yun ang okay mas madalas nangyayari. O sige, so to my future husband, cheat on me with another woman. Huwag naman ganun. Pero kung papipiliin talaga, di ba, kung sa babae or sa lalaki. Okay, ito Carla, hindi naman naririnig nung dalawa doon. Okay, sige. Ikaw ba, whisper lang. Hindi ka ba nagkaroon ng hinala doon sa dalawa may nabubuo o isa sa dalawa yan, si Tom o si Dennis, si Medyo. Yung totoo. Maintenge na. Gusto niyo na pong sabihin na talaga namin. Oo, kaya ka na nandiyan, nakaupo ka pa eh.
Sa tingin ko po meron eh. Joke lang. Hindi, kung sakali, sino sa dalawa ang mas meron? Ay! Ang hirap na question. Yung itsura ni Tomo. Hindi nyo maririn. Bulong mo na lang. Sino yung mas? Ay, mas na posibleng magkaganon. Ah, si Dennis. Oh. Ala! Ala ka! Ang daming babae nun. Ang dami ka daw, Dennis. Doon ang nabanggit kanina. Yes. Congratulations sa tinanggap niyo yung LGBT Awards. Yes, okay. Kami po ay nabigyan. Sa'yo ba walang nagka-anong L? Tama eh, L yun. Wala ho, walang nanligaw. Walang nanligaw sa'yo. Wala po. L? Marami po tayong kilala, pero wala ho yung nanligaw. Yeah, ganun din. Kung ano yung sinabi ko na tindi nung lalaki, yung posibilidad. Oo, ganun sa babae, babae. Pwede po. Oo, mas ay, mga girls school, yes. Di ba? Yes. O ngayon, ano ang dapat nilang abangan sa Gumaganda? Mga kaibigan, si Alan Kay, number one fan niya yan. Yes! At actually, lahat ito sa ikulaga ng My Husband's Lover. Sige na. Okay, panahon na ni Lali. Sa tingin ko, ang dapat nilang abangan. Panahon na ni Lali. Yes, bilang siya'y walang kaalam-alam sa mga pangyayari, malapit niyo nang malaman kung paano magre-react si Lali sa mga nangyayari between Vincent and Eric. So, kaabang-abang po talaga. Malapit niya nang matuklasan ang totohanan. So, yun po. Yun pong dapat niyong abangan. And of course, meron po kaming mall show mamaya. Oh. Nasa SM Santa Rosa po kami. So, see you there later. Meron po kaming San mall show. Yan? SM City, Santa Rosa po. Okay. Thank you and congratulations, Carla. Thank you, Tito Joey. And